pag kumakanta yun, lagi kami tumatawa eh, tapos pati siya tumatawa. Kasi hindi naman niya talaga yun yung forte niya. Mo, hindi naman lahat ng tao kayang mag-spend ng time just to practice. Nagulat ako na medyo ano na siya ngayon. Mas magaling na siya. Puro hirap yung naranasan namin eh. Alam mo yun, kaya masakit sa akin pag nakikita ko rin nahihirapan yung kapatid ko. Kaya ngayon, masaya ako kasi na-achieve niya yung mga gusto niya. Akala ko iwan niya na ako. Ikay, siya lang yung kasama ko. Hindi ko kaya siguro pag iniwan niya ako. Yung sayote. Pag wala kami talagang pagkain nun. Yung sayote kukunin ko. Bili ko nun, lilutuin ko. Tapos yun yung kakainin namin. Alam mo yung hindi niya ako kayang buhatin, pero bubuhatin niya ako. Okay. Yes, si Josh. Ganyan yan dati si Josh. Ganun siya kabait. Susunduin niya ako, ihatid niya ako sa bahay. Ate, lasing ka na naman. Ginaganon niya ako. Bigla niya na lang ako PPM na, uy ate, huwag ka matakot na, ano ah, mag-stand to your own, out of your box. Hindi niya ako iniwan sa kahit anong aspect ng buhay namin. Pag kami dalawa lang nag-uusap, kami dalawa nag-iiyakan eh. So, natutulog ako sa likod ng multicab. Tapos nakita ko ni Josh, ginagawa mo dyan, baho mo na. Sabi niya ganun. Sabi niya, mamaya alis si mama, maligo ka ha, pag alis ni mama. Gaganon niya ako. Tapos, eh di ba nasa bahay pa si mama, ayoko pumasok. Dadala niya ako pagkain doon. Saligas na ako sa take up. Tatawag niya ako, saan ka? Ganun niya ako. O, baba ka na dyan, dito na ako, kain tayo sa labas. Minsan, bigla siyang sabi, alam mo, minsan gusto ko din naman na gumalak tayo, gusto ko rin naman maranasan yung mag-airplane, gusto ko rin maranasan yung mag-swimming sa mga gandang lugar. Kung magta-take you sa akin, mas magta-take you pa rin ako sa inyo kasi yun, hindi, huwag niyo pababayaan si Josh. Kahit mawala ako sa mundo, huwag niyo pababayaan si Josh.